Dad, ka-vintage again, guys! And yeah, guys, kamusta naman kayo? Guys, okay kamusta lang. Naman tayong lahat, guys? Okay na lang! Kung tayo, guys, is okay na okay tayo, guys, kasi nga tapos na tayo sa trabahong bahay, nakaluto na din tayo, really guys, nakaligo na din kami ni Liit, guys! For today's vlog, guys, isi-share ko sa inyo ang dalawang na-hits namin ni Utol John nung nag-ukay-ukay kami. Actually, kasama din si Liit nun, guys. At may na-hits tayo, guys. Dalawang items, guys. Isang... Hindi naman vintage, pero gustong-gusto ko yung design. At really, nigga. Print, guys. Tsaka, syempre, yung tag nga is gusto ko din, syempre. At tsaka, yung isa, guys, is... Siyempre, alam nyo naman kung anong team tayo, fanatic, guys. Kung anong team ako, fanatic, guys. Yun, Lakers yun, di ba, guys? Joke lang. Yun, basta makikita nyo mamaya, guys. At saka yung isang items na... sige, sabihin ko lang na Bulls, guys, is vintage, guys. Yun! Yun ang mabigat, guys. So, ngayon, guys, huwag na natin patagalin. Ipe-flex ko na sa inyo, guys. Ito na! Let's go! Ito na nga, guys! Ang una nating items na ipiplex na na-hits namin, guys! Ito na, guys! Huwag na natin patagalin, guys! Kasi ganda nito, guys, eh! Kahit may follow yan, guys! Ito na, guys! Tun-tun-na! Yan! I love this game! NBA, I love this game! Guys! May NBA official license product pa siya dyan, guys! Sa left sleeve niya! Oh, diba? That's pretty good! Color blue pa to, guys. Favorite natin really, na color, guys. Color blue. Merong fault to, guys. Ang mancha dito, guys. Yeah, talagang siguro na John Rocks. Pero oh, goods lang, guys. Saka, dito eh. May nakita ko kanina dito. Sa'yo. Medyo puti lang. Pero hindi yan halata, guys. Pag suot mo, tsaka pag malaywan. Tsaka ito din pala, guys, yung fault niya. Yung sa print, guys, yan. Kita nyo, guys. May crack. Pero hindi naman malala, guys. Hindi pa naman nag-back-back yun, guys. Yan. Goods na goods to, guys. I love this game. Yan. O, diba, guys? Sa likod, wala din pinhole or walang mga butas, guys. That's pretty good. Ganda nito. I love this game. Saktong-sakto, guys. Color blue. Ginagawa mo. Ganda. Ito, guys, tong NBA I love this game na graffiti logo na ganito, guys, is year 1990s to, guys. Wow! Ganda nito, guys. Nakita ko pa lang is gustong-gusto. Yan, pero may vintage na ganito, guys. Wow. Mahal na sa para na sa $40. $40, yes. Pero hindi ko alam, hindi ko maalala yung tag, guys. Yan. Pero vintage, may vintage din ganong design, guys. Siyempre, guys, ang tag nito nga is ang Mitchell and Ness, guys. Yan. Hindi na natin di-discuss ang Mitchell and Ness, guys. Kasi nga na-discuss na natin before ang history, guys. That's pretty good. Pero, di ba nga sabi ko sa inyo before, ang Mitchell and Ness is well-known sila sa pag-replika ng mga vintage designs, guys, ginagawa nila. Gumagawa sila ng bago, pero same design sa vintage, guys. Wow. Yan. So, sinabi ko nga, may vintage design na ganito. I love this game. Yeah. Yan. XL, guys, sakto pa sa size na. Really, nigga. So, meron siyang ito, meron siya pang tag dito, guys. Wow. Na Mitchell and Ness din, guys. Then, may wash tag din to, kasi nga legit to, guys, na Mitchell and Ness. Ayan, ang wash tag. Yan. Ang ano ba nalagay? 100% cotton. Wow. 100% cotton at saka ano tong isa? Uy, dated pa pala siya, guys. Oh, July 2013 na manufacture, guys, yan. Kita mo? 713. So ibig sabihin, July 2013 siya na manufacture, guys. Wow. Uy, 2013, guys. To 2023 na yan, 10 years na, guys. Oh, 'di ba malapit na maging vintage, guys, syempre. Kasi guys, ngayon 20 years ng isang items is considered na as vintage, wow, guys. So ilang years na natin, guys? 10 years na lang magiging vintage ito, guys. So alagaan natin ito para maging vintage, oh, di ba, guys? Yan, I love this game. Siyempre, guys, hindi mawawala. Ipipit natin ito, guys. Tingnan natin kung sakto talaga sa atin, guys. Wait lang. Oh, ito na, guys. Kita nyo? Ganda ng fitting nito, guys. Oh. 'Di ba? Oh. I love this game. I love this game. Ginagawa mo. I love this game. Nangyari. Gago. And guys, oh, XL. Wow. Ito pa, 'di ba? Official NBA official license pa siya sa left sleeve. That's pretty good. Oh. Oh, 'di ba? Wow. XL 'yan eh. Ipit
nakit sa atin, guys. Oh. Ginagawa? Oh, diba? Pang basketball. Oh. Pwede, siyempre. Yan nga, guys, ang cheating ito, guys. Ito, guys, tong I love this game na to, na Mitchell and Ness, is, na-hits natin to, guys, sa shop nila, Lakay Philip Sandoval, guys. Yan. Na-hits lang natin to, guys, ng 3 dirhams, guys. So, imagine nyo, 3 dirhams times 14, 14 kasi palitan, guys. So, 14 plus 14, 28. Hindi agawa mo. 38 plus 4, 42. Oh, diba? Magkano na yun? Meron ka lang 42 pesos na legit na Mitchell and Ness, guys. Oh, 42 pesos, guys. I love this game pa. NBA, I love this game. So, panalo, kaya hits na hits to, guys. Kahit hindi vintage, diba, guys? So guys, yan lang naman, sinare ko lang naman ang I love this game, guys. So guys, tara na sa pinaka-heavy na item na na-hits natin, guys! Let's go! Gago! At yun na nga, guys, ito na ang pangalawa nating items na na-hits, guys. So ukay-ukayan, guys! Flex ko sa inyo, guys! Ready na kayo? Ito na! Heavy din to, guys, kasi nga, Chicago Bulls to, guys. Pero hindi siya Chicago Bulls sa Chicago Bulls. What? May collab siya, guys. May twist yun. Wow! So, ito na, guys. Huwag natin patagalin, guys. Ito na. Tun-tun-na. Yan, guys. Chicago Bulls. OG logo lang naman sa harapan, guys. Yan. Color gray. That's pretty good. At ito nga, may collab siya ng ESPN. ESPN Radio 1000. Alam naman natin, guys, na ang ESPN is sila ang nagpo-cover sa mga NBC, tsaka ESPN sila nagko-cover sa NBA live na mga games, guys. Wow. ESPN, tsaka yan, guys. Chicago Bulls, OG logo na gray, guys. Yan lang naman yung print, guys, sa harap, tsaka sa likod. Ito, guys, walang fault ang t-shirt, guys. Wow. Walang fault. Ang may fault lang dito is yung print, guys. Crack lang, guys. Pero sabi ko nga, hindi pa nagbakbak. Kaya kinuha ko lang din, guys. Kinuha ko lang din to, guys. Tsaka magugulat kayo sa presyo nito, guys, kung magkano. Yan. O, diba? OG logo ng Chicago Bulls. Wow. Tsaka yung sa likod din, guys, yung ESPN Radio 1000 is may crack din yan, guys. May crack oh, din. Oh, no! Yan. O. Pero overall goods para sa akin, guys. Hits na to, guys. Lalo na sa presyo, malalaman nyo mamaya, guys. Really, nigga? So guys, ito nga, ang tag nito, guys, is Fruit of the Loom, guys. Heavy cotton XL. Kaya nasabi kong vintage, guys, kasi nga yung tag nga, guys, na Fruit of the Loom, heavy cotton, made in USA, 10% polyester, made in Honduras, US, made in Honduras of USA favorite. Wow. Ang alam ko to, guys, single stitch all the way to, guys. Yan, single stitch all the way. Yahoo! Tsaka, ay wala pala. Pag mga single stitch all the way, guys, walang mga etiquette, walang mga wash tag. Oh! Lalo yung mga vintage, guys. Ang Chicago Bulls na Fruit of the Loom. Yan nga, guys, ang siyempre hindi ko pa na-discuss sa inyo ang Fruit of the Loom na tag. Ang Fruit of the Loom, guys, started in 1851, guys. Wow. 1851 in Warwick, Rhode Island, USA. Wow. Guys, ang founder nito, guys, ang original na founder is ang magkapatid, guys, na si Robert Knight tsaka si Benjamin Knight, guys. Yan. At ang pangalan ng Fruit of the Loom before, guys, is hindi pa Fruit of the Loom, it's BB&R Knight Corporation, guys. Yan. Napalitan lang ng Fruit of the Loom, guys, noong 1871. Wow. 1871, guys. 1871. May kaibigan si Robert tsaka si Benjamin Knight. Then yung anak ng kaibigan nila yun is magaling mag-drawing, guys. Wow. Nagpe-painting siya before ng mga Fruit of the Loom. Pag sinabi Fruit of the Loom is assorted na mga fruits. Oh! Is yun, naisipan nila yun at saka nagandahan sila sa artwork ng anak ng kaibigan nila. Kaya ginamit nila yung Fruit of the Loom at starting that day hanggang ngayon, guys, is Fruit of the Loom na ang tag nila, guys. Yan. Pero guys, ang Fruit of the Loom is well-known sila sa casual wear, sports equipment, at saka sa mga active wear, guys. Active wear, tama yun. Pero ngayon, guys, ang may-ari na ng Fruit of the Loom na brand, guys, is si
Berkshire Hathaway. Wow. Berkshire Hathaway, guys. Yun na yung bagong owner. Kasi syempre matagal, 1851, imagine nyo, guys, nag-start sila. Eh, syempre patay na yung mga yun, guys, si Robert Knight, si Benjamin Knight, guys, yan. At saka, guys, ang subsidiaries ng Fruit of the Loom is ang Russell Athletic at saka ang Spalding na brand, guys. Yan. Saka, guys, noong 1871, most of its athletic outwear, guys, is sold to pro player, guys. Pero ang pro player na tag, guys, is wala na eh. Defunct na din yung, guys, bankrupt na din. Pero may mga pro player pa rin na mga damit ngayon, guys. Wow. Yun ang story ng Fruit of the Loom, guys. Pero ang Fruit of the Loom, nag-pro-produce pa rin sila ngayon ng mga t-shirts, guys. Yan. So ito nga, guys, ang ating second hit, second heavy hit, guys, wow, na sa ukay-ukayan, ang Chicago Bulls OG logo, wow, collab with ESPN Radio 1000, guys, na vintage, di ba, guys, yan, XL to, guys. So, syempre, guys, ipipit natin to, guys, patignan natin kung fit na fit talaga sa atin, guys. Wait lang, guys. Oh, ito nga, guys, oh, tingnan nyo, guys, oh. Giniagawa mo. Di ba? Ganda ng fitting, guys. XL ba naman, eh. Para sila nung one, guys, nung I Love This Game. Wow. Kita nyo yung I Love This Game, oh. Guys, OG logo na Chicago Bulls, guys. Ganda pa ng tela, guys. Fruit of the Loom pa naman. That's pretty good. Radio 1000. Diba? Simple lang, guys, yung design, pero vintage na vintage yung datingan. Ito, guys, is na-hits natin, guys. Actually, first time ko kumuha sa ukay-ukayan na yun, guys. Is na-hits lang natin to, guys. Imagine nyo, guys, na-hits to ng 1 dirham, guys. Ibig sabihin mo, equivalent ito is 14 pesos, guys. Oh, di ba, guys, may vintage ka na na t-shirt na Fruit of the Loom, Chicago Bulls pa, collab pa with ESPN, Radio 1000, na 14 pesos, guys. Tsaka minimal lang naman yung faults niya, guys. Oh, pwede, pwede yan. Di ba nga, pag malayo, hindi naman halata, guys. As long na hindi nagbabakbak, goods na goods yan, guys. Oh, di ba, guys, may vintage ka na, guys, na 14 pesos, guys. Chicago Bulls na, di ba, guys? Yan nga, guys. Sinare ko lang. Ito nga ang ating pangalawa na heavy. Yan, naalagaan na naman natin to, guys. Siyempre. At ayan nga, guys. Nakita nyo ang ating Chicago Bulls, guys. Yo! At ayan nga, guys. Nakita nyo ang bago nating hits, guys, na dalawang items. Isang tama lang, okay lang na items, guys. At ang isa is ang heavy na items, guys. Ang Fruit of the Loom na Chicago Bulls, guys. Yan. So, sana ay na-appreciate nyo na naman, guys, ang aking pag-share ng aking ukay-ukay, guys, na mga items. Wow. I love this game na Mitchell and Ness. At ang siyempre, Chicago Bulls, guys, na Fruit of the Loom collab with ESPN Radio 1000, guys. Yan. So, sana, guys, natuwa na naman kayo dito at saka na-appreciate nyo na naman itong aking pag-share sa ganitong mga content, guys, sa aking pag-uukay, guys. Yan. So maraming salamat sa inyo, guys, sa patuloy na panonood at saka patuloy na suporta sa aking mga videos, guys. Simpleng videos na ganito, guys. At syempre, guys, kung di pa kayo nakasubscribe, is libre naman, guys. Don't forget to like, subscribe, and share na din, guys, ang ganitong klase ng videos kung gustong-gusto nyo yung mga ganito mga topic, guys, at content. So ayan nga, guys, hapon na naman dito. Sabi ko nga, ganitong oras lang ako nakapag-vlog, guys, is magpapaalam muna ako, guys, at lalabas muna kami ni Liit, guys. Yan. So, guys, here's your boy, Daddy Kabuling, yung Daddy Kabintag, saying till next time, peace out, bye-bye.